morning to everyone. Sino po bang excited sa atin makarinig ng salita ng Diyos? And this is our devotional Thursday. And welcome po nga po pala sa ating Living Epistle Christian Family Church devotional day. Eh, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Yes, so God, Lord, salamat Panginoon sa pagpapalang itong umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Ikaw ang Diyos, so God, Lord, ng pangako, O God. Dahil, Lord, Ikaw po ang aming provider, O God, Lord, sa kalagitnaan, Panginoon, ng mga pagsubok ng crisis na ito, Panginoon, na kinakaharap namin during pandemic, O God, Lord. And God, Kayo nga po, Panginoon, ang Diyos na mapagmahal sa amin, O God, Lord. Unconditional love that You have for us, O God, Lord. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, samahan Niyo po kami. Samahan Niyo po kami, Panginoon, na alamin, Panginoon, kung ano pa po ang Iyong mensahe. At alamin pa po, Panginoon, kung ano pa po ang Iyong gustong itanim sa aming mga puso, O God, Lord. Kayo nga po, Panginoon, na aming itataas sa umagang ito, O God, Lord, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. And for today, the theme na meron tayo is yung promise ng Lord sa atin, no? Grabe, sobrang ito nakaka-excite kasi ito yung mga foundational verse na isi-share ko sa inyo. Makibukas nga po pala tayo sa John 10:10. Ayan. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it in full. Ayan, sino pa nga po ba ang tao na ayaw makuha yung portion niya in full, di ba? Yun nga yung pangako ng Panginoon. Pero mahalaga din yung sinabi dun sa first part na the thief comes only to kill, steal, and destroy. Ayan. Have you ever considered the insanity of sin? Of course, it is a rebellion toward God. Ayan. Malinaw po, no? An enthronement of self in human heart. We have all been guilty of this. And we are also aware na yun nga, no, dahil dito sa kasalanan na inaano natin, no, na minsan naging habitual pa, hindi natin yun napapansin, no. We have all been guilty of it, and in fact, continue to be guilty of this. Sometimes, habitually, have you pondered the implication of that? We know that God is the creator of universe, perfect in His goodness and love. He wants our ultimate happiness and knows exactly how we can get it. His wisdom is complete. His designs perfect. The promises of obedience of His will are extravagant, eternal, and incredibly exciting to think about. Ayan, diba? Kung iisipin nga natin talagang ang Lord, gusto niya ang the best talaga sa atin to have our life in full. And in spite of this knowledge, we often consciously reject the abundant life He offers in favor of a distraction or a destructive fascination of sin. We are inexplicably attracted to the thief, apathetic toward the giver of life. Yun nga, parang ini-ignore natin si Lord kasi mas pinapansin pa natin yung thief daw. So the God, the universe, invites us to have an intimate relationship with Him, and we consciously choose to offend Him. And literally, kasi diba nga, sa madalas natin pinapansin pa yung pagkakasala, minsan pa naging habitual, and then ini-ignore and ino-offend pa natin ang Panginoon. This is absurd. If we really believe the truths of the gospel and promises of God, know the futility of disobedience. Yan, kailangan natin disobedience natin sa Kanya, lalo na yung mga works ng Lord, yung mga commands Niya, yung mga gusto niya ipagawa sa atin, no? It's completely a disobedience to the Lord. And still persist in our rebellion. Isn't this, by all standards, considered irrational? And yet,
every Christian can relate to the false confession, the evil I do not want to do, this I kept doing, in Romans 7:19. Ayan, kung mababalikan niyo po yung salita na yan, no, grabe rin yung sinabi ni Paul, napaka-impact din yan, kasi totoo naman eh, na yun yung mas madalas pang nagagawa ng tao, kasi nga yun talaga din yung naging nature ng tao. Kaya nauunawaan din naman ng Panginoon yun. Many Christians struggle the habitual sin. It has power from the world of our flesh and evil one. And that power is intense. Napaka makapangyarihan daw and napaka intense nito, influential sa buhay natin. We are to forsake it, but only Christ can break it, in Romans 7:25. Kung babasahin niyo po continually, binasa natin kanina. If this is your struggle, ask Him to break it now. Iano natin yung ano natin sa Lord. Idulog natin, ipag-pray natin. I-break ng Panginoon itong yoke ng sin na ito, kung ano man yung nasa sa atin. And syempre, ang Lord ay sasamahan tayo, basta tayo ay dumulog lamang sa Kanya, mag-pray tayo sa Kanya, sabihin natin kung ano yung sin na ito, and He will surely break it for us, to free us from this bondage of sin. Cry out to Him, don't stop asking until He does. And now that He will, He is stronger than the thief. Ayan, yan yung napakamagandang balita dyan, kasi mas lalakas nga naman talaga yung impluensya ng Panginoon kapag ginawa natin to. Inadmit natin sa sarili natin na tayo are in bondage of sin and habitually in sin, mas makapangyarihan ng Panginoon kapag kinonfess at sinabi natin to sa Panginoon. And His will is that we have life in all its fullness. Yan. Yan yung talagang inaasam natin, diba? To have it in full. And for us to have it in full, we need to pray and seek wisdom and confess our sin, our habitual sin, our yung mga inaano natin na mga kasalanan sa puso natin. Idulog natin yan sa Panginoon para tayo i-break niya or i-free niya dun sa yoke ng sin na kung ano man yung kinakaharap natin sa ngayon. Ayan. So, hopefully, we are blessed. Amen. And now, let's have our closing prayer. Yes, O God, Lord, salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang nagpapalaya, Panginoon, sa amin, sa yoke of bondage ng sin, Panginoon, Lord. Lord, we ask, Panginoon, to free us, O Lord, in this strongholds na nag-hold sa amin, para purihin Ka, para matanggap yung full portion of our blessing, Panginoon, or of our life, O God, na meron dyan sa Inyo. Lord, we pray, Panginoon, na we sincerely and humbly call upon You. Lord, Ikaw nga po ang only reason, O God, Lord, that we live here. Dapat, Panginoon, Lord, na ma-realize din namin na this is our life. Our life is in You, O God, Lord. Kaya naman, Panginoon, we reject, O God, Lord, and we strongly disagree na itong bandage ng sin na ito ay may kapangyarihan sa amin. Bagkus, Panginoon, Ikaw ang makapangyarihan sa aming buhay, O God, Lord, dahil Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos at tagapagligtas, O God, Lord. Pinupuri Ka namin, Panginoon, sa Iyo po at pasasalamat, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so I would like to also invite you to our 2 p.m. online celebration in God's Goodness every Sunday at via Facebook live stream. And you can invite your friends and be blessed. You can also follow us on our Facebook page, which is the Living Epistle Metro Manila Hills Satellite Church. Nandyan po yung link below. And subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell for more video update. For inquiries, send us through our Facebook page and we will answer them for you. Thank you po and God bless to everyone. See you in the next video. Bye-bye.